A Kidicon event of Singaling Kid was held today at Vista Mall in Taguig. At syempre, hindi naman po pwede na hindi tayo sumali sa Q&A. Wala kasi yung ano yan eh. Oo, yan. Kaya kung inawa ka ng shock, wala ka yan. Yung balik kasi bawal yung mga talit. No, no war. No war. No war beer. Okay, kay Miss Jonna naman. Coffee, tea, or joa? Lino. Ipag-drink up to eh. Ayaw kasi ganyan. Yung lang to. Okay, paano alagaan ang boses? Actually po, noon lagi kong sinasabi na keep on practicing, ano? At saka bawal yung mga bawal na pagkain, like matatamis, mga chocolates, mga ice cream, mga dairy products. Paniwala ba kayo? Bawal ang mga milk tea. Kasi pinaghalong, which is caffeine at saka yung gatas, di ba? Pero, nung pandemic, grabe po talaga, nag-indulge ako sa milk tea. Hindi ko natin yes talaga. Kaya parang, between those, ano po, couple of years, medyo nahirapan po ako at ngayon nagsisisi ako kung bakit ba ako masyado nagpaka-indulge sa mga favorite ko ng pagkain, like mga chocolates, matatamis, lahat. Tinunay ko yan. So, nung babalik na po ulit ako ng work sa TV, parang kailangan ko mag-double time to regain my vocal strength and yung maayos na condition ng voice ko. So, what I did was, talagang everyday, nag-practice po talaga ako, nag-vocalize, warm up, and then, isinantabi ko muna yung mga bawal ng pagkain at mga inumin. Like, actually, coffee, medyo bawal din siya. Tapos, though hindi naman ako din kumiiwas sa mga malalamig, I like cold drinks po talaga kasi napakainit ng panahon dito sa atin, di ba? Tapos, yun po, basically, tulog. Tama yung sabi ni Ate Ethel na tamang amount of sleep and also do not overuse your voice kasi minsan may tendency na kapag hindi na tayo marinig sa isang lugar, we tend to shout, di ba? So yun po, talagang isa-isip natin to really control and place our voice. But paano nga ba i-place? Hindi ko yun po alam. Basta magpunta po natin i-gasgasin. Huwag po tayo sumigaw ng sumigaw kasi mauubos po yung boses natin. So yun po yung mga papayo ko sa inyo sa mga gusto mag-alaga ng kanilang singing voice. Yeah. Okay, so bigyan na po just tuloy ako. Pwede bang kasan yun yung mic volume para lang hindi matamit yung throat volume. Alam niyo na guys, ha? Alam niyo na. Gusto niyo, alam niyo na kung peg niyo yung boses ni Morissette, tulog kung peg niyo yung boses ni Ethel, alak kung peg niyo yung boses ni Miss Jonna, ice water at guwapong jowa. Tama, okay na. Sana to. Yung kids, okay, si Tyronia and Yo-Yo, kayo ba? Paano nyo inaalagaan yung boses ba nila? Boses and health. Boses and health. How do you stay healthy? How do you stay? May tips ba kayo? Paano ba maging healthy as Tyronia? Mic check. Pakilaksan mo yung volume. By keeping active, lagi ka bang sumasayaw. Yun, okay yun. Exercise, di ba? Sagot ng lahat, no? Pero maganda yan at mahilig ka pala sa gulay. Ano yung favorite vegetable mo? Carrots po. Carrots. Masarap naman talaga ang carrots. Yo-Yo! Ikaw naman, Yo-Yo! Paano ba maging healthy as Yo-Yo? Ha? Paano ka ba nagiging malusog, healthy? Mga tips mo, meron ka ba? Kumain po ako everyday. Kumain ka lang everyday, healthy ka na. Maraming salamat tayo na Yo-Yo! Thank you very much! Up next, kay Sir Alan naman po tayo. Alan Sangon of Stars Bulldog. Sir Alan, hello po! Hello, ma'am. Good afternoon. Congratulations kay Mini Mabalas ng Singapore Kids. May naawin mo ng lahat. Congratulations sa all of us. Yung tanong ko, ano, diba, may group bosses. Yan yung nakakaw. Kasi sa inyo nakasalala yung ano eh, yung magiging star. Hindi madali yung trabaho niyo bilang mga murado, di ba? Pero kayo personally, hindi ba kayo nagka-clash?
kung sino yung mga karapat-dapat na matanggal. At gana kayo ka sa atin yung sabi na hindi pwede, kumbaga, gano'n. At kumbaga, ano yung hinahanap nyo sa isang champion ng Singaling Kids? Kasi kami as June bosses, piliin ko, iba-iba kasi kami nang hinahanap. Like ako, mas hinahanap ko yung, of course yung may bosses na rin, di pa rin na rin mag-perform, at the same time, yung may room for growth pa, yung pwede pang mag-improve. Pero meron, marami kami mga gano'n na same kami lahat, na same decision kami, sinong makaka-move forward. Pero meron din kami yung parang kasi ito yung feel ko. Kaya may mga episodes ko na pero matagal kami nakakapag-design. Kasi inukulit-ulit kami, ano ba kinanta ng batang ko? Ano ba yung performance niya? Iniisa-isa namin ko. So, ano, challenge din po talaga siya. So, yun po. How about Eta in English? Ako, for me, charot. For me, it's not difficult to judge. Wow! Because everybody is a winner. For me, it's a tie. Ayaw kasi nila naman. I don't want to. Yes, I don't. I don't want to lose them anymore. Please elaborate. Please elaborate. Change the question, please. Maraming salamat. Pero kita-kita naman na invested talaga sila sa journey ng mga kids. No? Kaya ka natatagalan kayo dun sa process of your, which means talagang tinututukan nyo talaga yung mga kids. So we really appreciate that as well. How about you? Ako po, yes, tama po yung sinabi nila na maraming times naman din po na nagkakasundo kami kung sino yung pipiliin namin na winner. But there are times also na nagka-clash po kami sa mga decisions namin kasi Iba yung tingin ni Sir Ray. Kumbaga, sometimes, di ba, apat po kaming judges, nagtutu-two kami. Or sometimes, 3-1. Pero syempre yung isa, parang gusto kasi ipaglaban kung bakit siya yung napili. But of course, at the end of the decision making naman po, talagang iniisa-isa namin kung bakit siya yung pipiliin natin over the other. And sobrang nanghihinayang po kami sa hindi namin mapipili. Kasi nga, ganun po talaga sila ka-close ng galing ng performance. And we, sometimes, kinukulit nga po namin yung mga staff po namin na pwede pong tayo na lang. Kasi ang hirap-hirap mag-let go, especially mga bata na napakagaling mag-perform. And yung talagang nakaka-antig po yung very na puso yung performance nila. But yun, abangan na lang po natin kung hindi ko po maalala kung nagkaroon kami ng tie or something. Pero ganun po talaga yung nangyari. Sobrang mahirap po yung role po namin as joke bosses. But very fulfilling kasi even kami po, ang dami din po namin na-discover at natutunan mula din sa mga bata. And syempre, nagpapasalamat din po kami sa Singaling Production kasi somehow tinutulungan din po nila kami sa mga napakahirap na decisions. Yun. Kapag medyo nag-2-2 po kami. Jack and Poy na lang ba kayo? Di naman. Dinadaan natin sa Jack and Poy? Nangyayari. Nangyayari. A coin flip! Aray. So ganyan tsaka ano, ganyan tsaka technical yung process nyo, coin flip na lang ba? Then, pero so, super interesting din siguro pag nagpakita sila ng mga PBS in the future, no? Of yung judging or deliberation process nyo, baka may konting away pa between you guys. Hindi naman away, pero talagang discussion talaga, serious na discussion. I think we never did yung mga pagtotos ng coin naman. Pero sinasabi talaga namin sa staff ko na pwede pabalikin niyo po itong contestant na to kasi sayang yung galing niya. Kumbaga, nakakapanghinayang kasi nagkatapat sila ng magaling eh. So, sana makabalik ulit yung contestant na hindi namin napili. May mga moments ba na gano'n? Oo, maraming moments talaga. Okay, up next we have Marco Polo Demo. So Marco, nandito po ba kayo? Ayan. Hi, afternoon. Hi. Okay, the question is for Tabitha, Cindy, and Pina, and Marimar. Okay, nung malaman nyo na you'll be working with the kids, ano yung preparation na ginawa ko para maging pampatay naman na makakalugurin yung mga kids na?
nagbibigay po kami ng mga tips and advices as pagiging mga ate po namin, RTJs ate. And then para po mas mapagaan po namin yung loob po nila. Kasi po may mga na-encounter din po kami mga bata po talaga na parang kahit po magkakaibigan na po sila, hindi po maiwasan sa mga bata yung konting kislog lang, baga away na. Pero kami po as pagiging ate, ginagay po namin sa'yo para, uy, huwag kayo kailangan friends lang tayo mo. Charot. Hindi, siyempre safe lang naman din po. Actually, siyempre palagi naman kami magkasama ni Marimar. Though, siyempre, kahit magkasama kami, may mga iba't ibang bata kami na ina-approach. At siyempre, iba't iba naman ang approach yung ginagawa namin. Minsan, kulitan, asaran, kwentuhan, tapos minsan, magdodrawing kami, ganyan, basketball. So, ayun, siguro dun sa paraang yun, na-entertain din sila as well. Nagkikain sila ng confidence to sing on stage. Kaya ayun, pili ko big help yun para sa kanila na mag-perform. Yun po, thank you! Ayun, sa akin naman sa DGverse, no, ang kinaganda lang sa akin is in-interview ko yung mga katasat natin before sila kumanta mag-perform. So wala pang zone, lahat sila excited pa. So parang ang ano lang is parang lahat, parang nararamdaman ko yung gigil, yung parang gusto nilang manalo. So ako naman, yung taga-push nila, huy, galingan mo kamaya, manunood ako ha. Manunood si ate, parang gano'n. So parang nakakatuwa lang na nakaka-help din ako na parang mas ma-encourage sila ang magkalingan nila sa pag-perform nila later on. Ayun, sa akin naman po, actually, talagang ano, si Madam Kay at si Sir Ali talaga yung talagang nagdidig talaga sa mga bata, actually. Ako, support system lang ako. So, parang, pag may konting nakita ko yung bata, kung sila kausapin, pero madalas sila talaga yung nakakasama. Pero kasi talaga, ako yung mga ginagawa kasi dito sa Singaling Kids, ako kasi yung pinabala talaga ng production. Kung may kailangan gawin na ganito sa bata, ako. Kung may kailangan gawin, ako. So, ako talaga may kasalanan ng lahat. Wala akong gagawa kasi kailangan kong gawin yun para makilabas natin kung ano pong meron sa bata. So, ginagawa lang namin to for them, not really to hurt them o piyakin or whatsoever. It's not really intentional, but just to make them feel na parang kaya mong umarte, kaya mong go sumayaw, kaya mong ganito. So, yun, ginagawa na ko yung instrument para ako yung pantapat sa mga bata. So, yun po. Thank you. Maraming salamat po. Tsaka good. Tsaka good training din siya, no? Kasi syempre, ilala ko na kids, if they want to be in this industry, kailangan matuto na nila, diba? They need to learn all these things early on pa lang. So sobrang okay rin yung ginagawa niya. Okay, at this point, guys, pause muna po tayo sa Q&A at mag-goodbye muna po tayo sa isang cast member natin. Kasi umiiyak na daw yung pets niya, yung 35 dogs and cats. Tama po ba? Tinatawag na siya ng mga pusa at aso niya. But thank you so much to our beautiful and talented, the undefeatable, Jonna Force, our jukebox. Thank you very much po! Nakawit-kawit, thank you! Huwag po na po kakalimutan, July 16 na po, 6 p.m. sa TV5, ang Singaling Kids. Kaya makita-kita po tayo, either online o kaya sa TV. So maraming salamat po. Thank you guys for dropping by and watching all my videos. Hopefully, nakatulong to sa inyo. So, don't forget to follow and subscribe. Larissa Garcia. Hit that notification bell actually. Para naman sa ganun, manotify kayo sa mga susunod ko pang videos. Also, kung nakatulong sa inyo at nasiyahan naman kayo sa video ko, don't forget to send naman some pasasalamat stars dyan. So, once again, this is Mami La. Do follow me on my YouTube account, Jolaris1000. At sana, lagi mag-iingat. Stay safe and healthy, guys!